panihandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ika-anim ng Hulyo, taong 2022. Dinirinig ng Diyos ang panalangin ng napanghinaan ng loob. Sa pagkatakot ay aking sinabi, ako ay inilayo mula sa iyong paningin. Gayon may pinakinggan mo ang mga tinig ng aking mga daing nang ako'y dumaing sa iyo. Awit ang kabanata'y 31 at ang talata'y 22. Huwag panghinaan ng loob dahil sa tila matigas ang iyong puso. Ang bawat balakid, bawat panloob na kalaban ay nagdaragdag lamang ng iyong pangangailangan kay Kristo. Siya'y dumating para alisin ang pusong bato at bigyan ka ng isang pusong laman. Tumingin sa Kanya para sa espesyal na biyaya upang mapagtagumpayan ang iyong mga natatanging pagkakamali. Humingi ng tulong sa mahal na tagapagligtas upang maisakripisyo ang bawat Diyos-Diyosan at upang maiwaksi ang bawat kinahuhumalingang kasalanan. Hayaang makita ng mata ng pananampalataya si Jesus na nakatayo sa harap ng trono ng Ama, na ipinakikita ang kanyang mga sugatang kamay habang siya'y nakikiusap para sa iyo. Maniwalang ang lakas ay darating sa iyo sa pamamagitan ng iyong pinakamamahal na tagapagligtas. Ang unang pagtanggi sa pagsusumamo ng Espiritu ay naghahanda ng daan para sa ikalawang pagtanggi. Sa gayon, tumitigas ang puso at namamanhid ang konsensya. Sa kabilang banda, bawat pagtanggi sa tukso ay mas nagpapadali para sa pagtanggi. Ang bawat pagtanggi sa sarili ay mas nagpapadali sa pagtanggi sa sarili. Bawat tagumpay na natamo ay naghahanda para sa isang sariwang tagumpay. Bawat pagtanggi sa tukso, bawat pagtanggi sa sarili, bawat tagumpay laban sa kasalanan ay isang binhi na nahasik sa buhay na walang hanggan. Ang bawat di makasariling kilos ay nagbibigay ng bagong lakas sa espiritualidad. May mga nakaunat na bisig niyang inaantay na salubungin ang alibugha. Pumunta ka sa Kanya at sabihin sa Kanya ang tungkol sa iyong mga pagkakamali at pagkabigo. Hilingan siyang palakasin ka para sa sariwang pagsisika. Hindi kanya kailanman bibiguin. Hindi kailanman abusuhin ang iyong kumpiyansa. Darating sa iyo ang pagsubok. Sa gayon, pakikinisin ng Panginoon ang kagaspangan mula sa iyong pagkatao. Huwag bumulong-bulong. Pinahihirap mo ang pagsubok dahil sa pagrereklamo. Igalang ang Diyos sa pamamagitan ng masayang pagpapasakop. Matiyagang tiisin ang panggigipit. Isang maganda at mapagpalang umaga sa lahat.